Bumili ako ng saging saba. Para ang sarap kasi kumain ng pinay pay o kumbo. Ang paggawa ko nito ay hahatiin mo sa apat o tatlo sa apat. Depende sa laki ng iyong saging. Kung maliit ang iyong saging, dalawa o tatlo ang hati nito. Kung malaki naman, pwede ang tatlo o apat. Depende sa kapal ng iyong saging. Katapos hiwain, ipoporma ito na parang isang pamaypay. Tinagdagan ko pa nga pala dahil may bibigay din ako sa ating kapamilya at kapitbahay. Pagkatapos nating hiwain at ipormang parang isang pamaypay, ihanda na rin natin ang ating breading. Gumamit ako ng harina, itlog, at inihalo ko ito. Nagdagdag din ako ng tubig ng padahan-dahan lang hanggang sa makuha ko ang gusto kong lapot. Dapat matanggal lahat ng namuong harina para maganda ang pagkakabalot o ang pagkukot ng ating coating sa ating saging. Naglagay rin nga parang ako ng asukal. Karamihan o madalas binubudburan ang saging ng white sugar. Pero sa aking pamamaraan, ihahalo ko na ito sa harina para hindi na tayo magbubudbud. Less trabaho, save time. Pagkatapos niyan, ilublob din natin yung ating mga saging ng paisa-isa. O nga pala, before mo ilulublob, ipoporma mo ulit ito na parang isang pamaypay. Kung baga, inaayos mo lang yung iyong saging bago mo ito ilublob sa inyong coating. Yan na po at handa at pwede na po nating prituhin ang ating saging. O nga pala, ayoko palang magluto doon sa loob ng bahay gamit ang aming gasol. Ang unang rason po dito, mahal po ang gasol ngayon. Kaya po kami ay nagtitipid. Pangalawang rason ay mainit doon sa loob. Gawa nga mababa lang yung atip namin doon sa kusina. O nga pala, alas 2 ako nagluto. So tiyak na mainit talaga doon sa loob. Alas 2, dahil sakto o tama lang pagkagising ng mga pamangkin ko, mayroon silang merienda. At ito ay ang kumbo ng kanilang Tita Ariana. Yan na at nagsiga o nag-apoy na ang ating kahoy. Lagyan din natin ng mainit. Ay mali pala. Lagyan natin ng mantika at painitin. Isa-isa natin pipirituhin ang ating kumbo. Oops, may nahulog pa ata. Sayang. Dapat ma-achieve natin yung golden brown. Kaya lang parang yung may part na nasusunog. Kaya binabaan or binawasan ko yung apoy. Kaya sakto lang para sa ating kumbo na maluluto. Pagkatapos nun, tinawag ko na si Gab dahil manaluto na tayo. Si Gab ang unang makakatikim ng kumbo ni Ariana. Sana magustuhan niya ang ating kumbo. Magbibigay rin pala tayo sa ating kapitbahay. Sana magugustuhan nila ang ating inihandang kumbo. Yun lamang po. Sana magustuhan nyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you.